Hi mga ka-plenters! This is Mommy Lovely. Kung mahilig po kayo sa mga halaman, please do subscribe on our channel, I for Emmanuel. At for more kulitan moments and plant updates, you can also like and follow us too on our Facebook page. For today's vlog, ay gusto ko pong ibahagi or i-share sa inyo ang ilan po sa aming mga alocasia collections. So kanina habang nagdidilig ako, sobrang natuwa lang ako kasi itong mga alocasias na ito, which is ako po personally, medyo nahihirapan talaga akong mag-alaga and magbuhay and mag-maintain ng mga alocasias. Pero we do have some alocasia varieties po na ilang buwan na sila sa amin, as in nung binili namin sila. Maliit pa lang, o hindi pa ganun kalago, yung iba medyo na deads na, tapos biglang may umusbong ulit. So, nakakatuwa lang po kasi kahit lumipas na po yung ilang buwan, itong mga alocasias na ito ay matatag pa rin sila. So, maganda pa rin sila, buhay pa rin sila, at sinasamahan pa rin nila kami. So, yun po ang aking ibabahagi for today's video. Yan. So, tara na po mga ka-planters, samahan nyo ko dito muna sa greenhouse na to kasi meron ako mga 3 or 4 na alocasias po na gusto kong ipasilip sa inyo. Ayan, so naandito po sa greenhouse na ito sina Silver Dragon, tapos yung Dwarf Amazonica, si Black Velvet, and nakita ko lang, meron din pala ako umusbong dito na si Frydeck, na dati ay ganyan lang siya talaga, kaliit talaga, as in parang bigla na lang siyang sumulpot. And then, ayun, sa awa ng Diyos, parang nalaglag na siya, tapos as in totally nalusaw, naubos yung mga dahon niya, and then now, ay naka-recover siya. Ayan, so una ko pong i-flex sa inyo si Silver Dragon. So I have 2 pots of Silver Dragon. Tapos yung other 2 pots ko na ibenta ko na siya last time. So this one, ito yung aking kauna-unahang Silver Dragon. So kung mapapansin nyo, mas maganda itong second pot. Pero itong first pot na ito ay naging way para ma-realize ko na hindi pala maselang alagaan ang Silver Dragon. Kasi ito, mas matanda siya dito. So this one, nakakatuwa lang kasi ay buhay siya. Tapos nagkaroon yan siya ng mga anak-anak pero I think nalusaw kasi hindi ko na makita yung mga anak-anak niya. Pero nakakatuwa kasi ito ilang buwan na talaga to sa akin. As in, yung buhay siya and may dahon, meron siyang 3, 6, may 7 siyang dahon, masaya na ako doon. Kung kaya't I've decided to get another pot. So this one naman is very lush. Pero hindi po yan siya ganyan ka-lush nung nakuha ko siya. Siguro nung nakuha ko siya, meron lang siyang 3 to 4 leaves. As in ganon. Kasi you know naman tayo, panay budget lang naman tayo, ba? Diba? So, ayan siya. Ngayon, napakaganda ng kanyang mga dahon. Ayan. So, kapitan ko siya para mas ma-appreciate natin yung ganda ng Silver Dragon na ito. At first, very hesitant ako talaga na kumuha. Pero again, nung nabuhay ko and tumagal sa akin yung first pot, may tao, I've decided to get another one. Kasi sabi ko, baka mamaya tsamba lang. Pero hindi ako nakatsamba. Ayan o. Napakaganda. Ito po, may ilang buwan na rin to sa akin. More than 4 months na to sa akin for sure. Kasi 2 months ako parang na-stop mag-vlog. Nasa akin na to na ilang buwan pa prior to that. So, ayan. Napakaganda lang as in, sariwang-sariwa yung kanyang mga dahon. And also, may baby na siya. Ayan. Ayan. So, ang next po na ipapakita ko sa inyo ay si Dwarf Amazonica. Ang alam ko, Dwarf Amazonica to, pero parang nakakahawigin din siya ni Alocasia Bambino. Hi, kuya! So, this one, natutuwa po ako sa kanya talaga personally kasi aminado po ako na even yung local Alocasia Amazonica po natin, hirap na hirap talaga akong magbuhay nun, mag-maintain nun, parang nakailang Amazonica rin ako, tapos lagi siyang nade-deads. Though, I do have one pot po na buhay na nasa bahay po namin. So, this one, nakita na ko sa kanya kasi dwarf siya. Yung dahon po niya is hindi siya yung nalaki. Di ba yung mga local Amazonicas po natin, talaga humahaba yung dahon niya. Magaganda rin po yun, ha? But this one po, I just find it really cute. Tsaka, nagiging kamukhain siya ni Longiloba, ni Bambino. Kaya, sobrang cute na cute ako dito sa Dwarf Amazonica na ito. And, may babies na rin siya. So, nagkaka-babies din siya before. Pero, yun nga, nalulusaw pa. So, I'm not sure. Sana, ay magtuloy-tuloy itong mga babies na ito.
Ayan, so samahan niyo po ulit ako sa loob kasi ay medyo mabigat. Tsaka gusto ko mas ma-flex si Black Velvet sa inyo kasi sobrang proud na proud ako sa Black Velvet na yon. Kasi nakailang Black Velvet din ako dati ha. May Lash, merong Baby, ako tinry na buhayin. Pero sa lahat ng pots na yon, lahat yon patay. But these two pots from Ate May's Garden, sila lang yung nabuhay ko. So tara, papakita ko po sa inyo. Ayan, ay si Frydeck pala. So bago ko puntahan si Black Velvet at sumisilip doon, ito po pala yung Frydeck na sinasabi ko sa inyo na bigla na lang siyang umusbong. Natandaan ko na tumubo pala yan sa isa kong San Francisco plant, and then nung medyo mataas na siya, siguro po mga 3 dangkal, binungkal ko siya, and then inilipat ko po siya sa napakaliit lang na paso na iyon na itim. And then nung inilipat ko siya, nalusaw siya, nagkadahon siya, tapos nalusaw ulit siya, tapos nagkadahon ulit siya, and then natumba pa yan kasi dati dito po yan siya nakalagay. So natumba pa yan siya, and then naputol yung mga leaves niya, and then now, ayan, nakaka-recover na rin siya. So meron na siyang 4 healthy and beautiful leaves. And going back sa aking talaga namang love na love pero usog na si Black Velvet. So ayan. So ito medyo madalas ko rin silang pina-flex kasi nga natutuwa ako talaga ng sobra-sobra sa kanila. So these two pots, ang nakakatuwa lang kasi nga po, 'di ba? Medyo mahirap talaga, or hindi ko sure kung ako lang ba ang nahihirapan sa Alocasia Black Velvet, pero as in hirap na hirap ako sa kanya before. Ngayon, hinahayaan ko lang sila dyan, mababa lang yung pwesto nila. So as you can see, medyo init nga lang po, high ceiling po yung greenhouse natin. So nasa pinakababa talaga sila, and then hindi ko hinahayaang matuyo yung medium nila. So pag nakita ko na medyo basa-basa pa, dilig lang ulit, ganyan, kasi nga ang feeling ko naman is okay sa kanila kasi nga po, buhay naman sila, nagdadahon pa rin sila. Especially this one, oh. As in, sobrang lush yun. Tsaka ang dami yan ng mga anak-anak. Pero wala akong balak na paghiwa-hiwalay yun yan kasi, kasi po, may kakwento ko sa inyo. Kasi si Dragon Scale ko, ayan. Eto, kung matatandaan po ninyo, di ba nag-vlog kami sa Nueva Ecija before. So, meron kaming binili na isang pot na super lush na Dragon Scale. Kasi gandang-gandang-ganda kami. Parang 1 plus pa nga yung bili namin doon. But then, antas ang dami niyang anak. So, ang ginawa po namin ni Daddy, pinag-iwahiwalay namin yung anak. Tapos, nung pinag-iwahiwalay namin ni Daddy yung anak, ayan na, even yung mother plant, unang bumigay, as in a deads. Tapos, etong isa, tsaka yung may isa pa ulit ako. So, parang, so out of all the babies na ibinukod po namin, etong isa lang na ito ang nabuhay, along with the other one na itinanim ko na diretso sa lupa. Kasi sabi ko doon kay Daddy na, Daddy, hindi ko alam kung ano nangyari, pero ang selan-selan niya. Kasi po, I mean, okay naman yung paghihiwalay namin, or I'm not so sure, baka nagkamali lang din kami. Pero yun nga po, so yung Dragon Scale, napakaganda niya, so nagganda-ganda niya talaga. Pero unfortunately, nung tinanggalan namin siya ng babies, para nagtampo yung mother plant. So, ayun, lesson learned. Pag allocate siya, ayoko na siyang pakialaman. Pag may mga anak siya, pagsasama-samahin ko na sila, hahayaan ko na silang maging malago forever. Kasi nakakadala po talaga sa Alocasia Dragon Scale po namin. Kasi ang ganda-ganda niya talaga, especially nung una po namin siyang nabili. Grabe yung paos ko. Init na. Ayan. And ang next naman po na isa pa sa mga favorite Alocasias din po talaga namin ever since si Daddy David. Ito ang mahigit isang taon na sa amin. Si Alocasia Corazon. So, may mga Corazon po ako nakikita, pero hindi sila silver. I'm not sure kung ito is ibang variety pa, but this one po ang isa sa pinaka nagustuhan namin sa kanya. First of all, it's a gift from a spiritual family of Malabar, Batangas. Hello po. And second is yung kanina pong dahon. Kasi ito pong dahon nila ay napakaganda ng pagka-silver. Tapos, basta ang ganda-ganda ng texture niya. Makapal ng kanyang leaves. Makapal na makinis. And very silvery po yung kanyang kulay talaga. Ayan. So, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-details ng kanyang dahon. Diba? Napakaganda. So, very simple, very classic ang Alocasia Corazon. Pero, napakaganda. Ayan. So, kulang lang sa linis. Pero, kung mapapansin nyo, hindi pa yan napupunasan. Hindi pa yan nalilinis. Pero,
maganda na, makintab na, o, di ba? Ayan. So, napakaganda po talaga. So, that's why, isa po yan talaga sa mga favorites din po talaga namin ni Daddy. And also mga ka-planters, meron pa pala akong isang kinahumalingan din talaga na alocasia na hindi ko matanggap na nawala siya, na na-deadski siya. Si Alocasia cuprea. So, siya yung may pagkaparang bronze, metallic bronze pa, tama ba? Basta napakaganda po ng dahon niya. Yung kulay niya is may pagka-brown na very shiny. Sobrang ganda niya talaga. Parang siya yung brown version ni Silver Dragon. So, nung nakuha ko siya, ang ganda-ganda niya talaga. As in, tumagal pa siguro siya sa akin ng may isang buwan. And then, all of a sudden, biglang, boom, boom, boom. Isa-isang nalusaw ang kanyang mga dahon. Kung anong dahilan, hindi ko po alam. Kasi, kung ano naman yung ginawa kong pag-aalaga sa iba kong alocasias, ganun din naman ang ginawa ko sa kanya. Nag-intay ako na may umusbong ulit. Sasabi ko, yung iba kong alocasias nga po, diba? Kahit na totally nalagasan sila ng dahon, may umuusbong ulit. Pero siya, ilang buwan na rin nakakalipas sa paso niya, wala pa rin talagang umuusbong. So, nag-give up na ako sa cuprea na yon. I'm not so sure. Siguro pag nag 300 or 250 yung price niya, baka pwede ako mag-try ng isa pa kasi favorite ko talaga yon. So, talagang medyo nalungkot talaga ako nung nalusaw ng tuluyan si cuprea. Ayan. So, ang last pot of alocasia po na ibabahagi ko sa inyo ay ang aking nagmamagandang si Pink Dragon. So, si Pink Dragon po, isa po sa mga nagustuhan ko sa kanya. Una-una yung dahon niya kasi ay lumalaki siya. So, ito lumalaki siya pero yung dahon niya parang may pagka-leather yung datingan. Ganun. So, tuwan-tuwa ako sa kanya. And also, na-intriga ako sa katawan. Kasi yung katawan po niya ay color pink, diba? So, pink ang katawan, tapos ganyan kaganda yung kanyang dahon. So, at first, akala ko si Pink Dragon mas maselan siyang alagaan kaysa kay cuprea, pero nagkamali ako. Mas maselan pala talaga si cuprea kasi for no reason, hindi ko talaga maintindihan at hindi ko maisip kung paano siya talaga nalusaw and hindi siya umusbong ulit. But for this one, kasi magkasabay po silang dalawa nung nakuha ko. So this one, siguro may more than 2, 3 or 4 months na rin ito sa akin. And buhay pa rin siya, may babies na rin po yan siya. But then again, hindi ko na ihihiwalay ang mga babies ng kahit anong alocasia man kasi nadala ako kay Dragon Scale, as in nakakadala talaga. And also, banggitin ko lang pala kasi isa pala sa mga nagustuhan ko din sa Pink Dragon is yung, di ba yung dahon po niya, medyo para siyang yung lighter version ng dahon ni Longiloba. Si Longiloba po kasi yung kauna-unahang alocasia na na-in-love talaga kami ni Daddy Baby. And we do have a collection of Longiloba. Ayun, namatay na, buhay na din yung halaman na yon. So, 2 years na rin siya. So, kung gaano katagal na rin po kami nagvo-vlog, ganun katagal na rin po si Longiloba sa amin. And, nakakatuwa lang kasi nagka-baby na siya. So, pag nakabalik kami ni Daddy sa bahay, ipapakita ko yon sa inyo. At i-share ko rin yun kay Daddy kasi sobrang excited din si Daddy kay Longiloba. But, all in all, talaga nakakatuwa lang po kasi yung mga allocation na talagang hirap na hirap akong alagaan noon. Talagang namomroblema ako. Paano ba ako makakapagbuhay ng alocasia? Kasi ang ganda-ganda po nila, diba? Tapos, yun nga lang, medyo maselan din talaga silang alagaan. Pero nakakatuwa kasi yung mga varieties po na natira sa amin and nakikip po namin until now ay masasabi kong matatatag. So, siguro kung magta-try kayong na So, siguro pa kung magka-try kayo ng alocasias, you can go with Pink Dragon and Silver Dragon kasi as in, wala ko silang kaselan-selan talaga. Natutuwa ako kasi nga gumaganda at magaganda ho talaga yung mga dahon nila. And that's it for today's vlog. Thank you so much mga ka-planters for watching. At kung hindi pa po kayo naka-like and follow sa Facebook page namin, ay mag-like and follow na po kayo dahil nagpo-post po kami ng mga kulitan moments po namin magpapamilya and ng iba pong plant updates na hindi po namin maipost sa YouTube ay sa Facebook page po namin ina-upload. So, make sure na naka-like and follow din po kayo. Till our next vlog, in the making pa din yung part 2 ng reaction ni Daddy David sa ilan po nating mga plant collections. Medyo nagiging busy lang din talaga nitong mga nakaraan. But in the making na yun, so abangan pa rin po ninyo ang part 2 ng
Daddy Reacts sa mga susunod na araw. Till our next vlog, thank you mga ka-planters. Ingat po tayo lagi. God bless!